In this video, I'll be showing you guys how you can earn passively, yun literal na kumikita ka kahit wala kang ginagawa using Bybit Copy Trade. And then dito ipapakita ko din ano yung mga tips na kailangan nyo malaman as well as yung mga things na you need to understand first before entering into a copy trade. Well, stay tuned to know more. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo. So hi guys and welcome back to another Gabs cryptocurrency video where we trade by data and not by hype. And if you haven't subscribed to my channel, click the subscribe button down below and hit the notification bell so you won't miss out daily technical analysis like this. But other than technical analysis, let's dive into a different video kasi this time we are going to talk about passive income. Yun, let's say yung kahit wala kang ginagawa, yun yung somewhat na kumikita ka kahit papano na kahit wala ka masyado activity na ginagawa. And thankfully, meron tayong ganun na type of feature using this Bybit copy trade. So first things first, let's talk about copy trade. So 'di ba, para sa mga nakaalam dito sa channel natin, what we usually do dito sa ating crypto market is bumibili tayo habang bagsak, tapos pag umakyat siya, of course kikita tayo pag umakyat 'yung ating pera dito. Ang problema dito is hindi lahat marunong mag-trade or 'yung mga iba, minsan karamihan ay walang oras para mag-trade sa mga ganitong type of movement. In that case, may mga iba na naghahanap ng mga tao na taga-invest para sa kanila or let's say hahanap sila ng broker na para gumawa ng kanilang trade. And sometimes, malalaki yung mga commission ng mga ganong broker. And kung ako tatanungin, I discourage entering into brokers these days dito sa mga ano, dito sa panahon na to with the crypto market. Kasi right now, you can actually trade directly with yourself. And there's a lot of way on how you can actually delegate yung trading. And then in that case, meron bang solution for that yung tipong hindi na ikaw yung mag-trade para sa'yo? Ang mangyayari is may ibang tao mag-trade para sa'yo. At the same time, kikita ka na lang para doon. And thankfully, may ganong feature si Bybit at ang tawag dito ay copy trading. So basically, ang copy trading is may isang tao nag-trade, tapos kung anong trade na isang tao, kukopyahin mo siya. So ang gagawin mo lang is para mag-subscribe ka lang or follow mo yung specific na tao na yon. And then once naka-follow ka na, kung anong trade na ginagawa niya, yun din yung mangyayari dun sa iyong trade. So if let's say, kumita siya ng around $200 or kumita siya around 10,000 pesos, then of course, ikaw din ang kikita ng 10,000 pesos depending kung ano yung amount na isiset nyo doon. So kung yan, meron siyang $500 tapos kumita siya ng around $200, edi of course, that is around 10,000 pesos. Ang kukunin natin is ilang percent yung kanyang profit mula dun sa kanyang $500 trade. So sa $500 trade, kumita siya around 200. So pag dinivide mo yon, that is around 40% of profit. So if let's say, ang ininvest mong pera dito sa kanila is around 30,000 pesos. So if let's say nag-invest ka 30,000 pesos, tapos let's see, kung nanalo siya ng 40%, makikita mo, ang pera mo from 30,000 ay magiging 42,000 pesos na. In that sense, kumita ka around 12,000 pesos. So kita nyo, ganun kabilis dito sa copy trade, as long as maganda yung account na fina-follow nyo. Kasi if let's say, puro tali yung kinukuha nyo yung trader, then of course, mawawala din yung pera nyo. Of course, malulugi kayo doon. So as much as possible, yung pagkakopyahan nyo ng trader is dapat maganda yung kanyang record. And ang maganda dito is dito kay Bybit, makikita mo talaga yung mga iba't ibang traders na lumalabas dito yung kanilang performance. So if let's say, sumuhumanap na isang specific trader na maganda yung kanilang criteria or yung kanilang mga performance, all you have to do is just to search for specific descriptor. So if let's say, look at this. Let's try to find an example. Tingnan nyo, itong isang example na trader. I think this is a Chinese trader. Tingnan nyo yung kanyang win rate. For the past 7 days, ang kanyang win rate is lagi siya nanalo around 100%. And for the past 7 days, kumita siya around $34. Pero yung kanyang followers, tingnan mo yung kinita ng kanyang followers. Ang kinita ng kanyang followers is around $43,000. So in that case, ganong kalaki ba yung kinita ng mga followers niya all in all? So $43,200 times 55. That is around 2.3 million yung overall na kinita ng kanya mga followers. So if let's see, ilan ba followers siya? Around 1,876. So 2,376,000 divided by 1,876. Ibig sabihin niyan, kumita na at least 1,266 pesos per follower dun sa kanya account. Pero depende pa din yan kasi maaring malaki yung ininvest na iba. Tapos yung iba maaring maliit. Depende pa din yun. And before that,
nakalimutan ko sabihin, bago kayo makapag-invest dito, kailangan nyo muna mag-cash in dito sa Bybit. Nagawa na natin siya actually ng video on how to cash in with Bybit. You can actually check that video out sa description down below if gusto nyo matuto kung paano mag-cash in. Pero ang mangyari is, once nakapag-cash in na kayo, ang mangyari is, itatransfer nyo lang yung amount to derivatives and then from derivatives to copy trade account. So once na nakapag-cash in na kayo dito, all you have to do is to now search for a specific trader. And let's try to look at further within a specific trader. So typically, if you're going to open a specific account, ganito ang makikita nyo. So let's say, piliin natin si Isaac Newton. Ang lalabas sa kanyang account is yung kanyang win rate for the past 7 days as well as for the past 3 weeks and then as well as for the past 7 days. And then yung kinita ng mga followers niya for the past 7 days. And then makita mo dito kung ilan yung kanyang naipanalong trade as well as yung ilan yung kanyang naitalong trade. Dito yung nangyari dito is, as you can see, ang kanyang naipanalo is around 291 trades, tas wala pa siyang talo. And then if you're going to look at his current trades, makita mo na puro panalo ngayon talagang trade niya. If you're going to look at his past trades, so as you can see, kumita siya around 10%, 10%, 9%, 8%. So kahit papano, at least it is profit. And then kung gusto mo malaman kung meron siyang ongoing na trade, all you have to do is just to click copy trades. So that is yung kanyang mga ongoing trade. And as you can see, meron siya actually na current trade na in profit around 2%, and then meron din siyang trade na talo na around negative 20%. And as you can see, it really depends sa inyong i-follow na trader kung maganda ba yung kanyang trading strategy. As much as possible, take a look at his or her trades, at least kayo pa na may idea ka kung ano mga ginagawa niya mga trades dito sa kanyang account. Now, napag-usapan na natin kung paano mag-cash in, ano ba yung mga iba't ibang performance indicators dito na makikita mo sa copy trade. Let's now give you some tips on how to find a very good trader dito. So, for me, ang personal way ko on finding a very good trader is by looking at the 3-week win rate. Kasi may mga ibang trader na nanalo lang sila for the past 7 days, pero if titingnan mo yung kanyang record way beyond or yung kanyang further record, if titingnan mo yung kanyang overall performance, maaring magaling siya ngayon, pero pag tingnan mo yung historical data niya, sobrang bano niyang trader pala all this time, hindi pala siya magaling mag-trade. Then, at least alam mo na may red flag ka doon at yun yung hindi mo papasukan na trader. So in this case, ang way ko in determining a very good trader is by looking at the 3-week win rate. So ayun yun, no? So as you can see, ito, this is a very good example. Ito si Korean Zombie. Let's try to look at this account. According to his account or his or her account, yung kanyang win rate for the past 3 weeks is around 100%. So kahit papano, this is somewhat reliable kasi as you can see, meron siyang 525 trades. At the same time, sa 525 na yun, 481 dun ay yung mga kanyang naipanalo. So as you can see, ganun kagandang kanya account. And as you can see, bihira lang siya matalo din. And ito lang hindi ko gusto sa magandang type of traders. May iba kasi nag-open lang sila ng biglaan tapos ikaklose din nila kagad para lang maging maganda yung record nila. And for me, as much as possible, yung mga magagaling talaga na trader is pagtitingnan mo yung account nila, yung talagang lumalagpas beyond 5% or beyond 10% yung kanilang profit, dun for me, masasabi mo na maganda yung kanilang trading account. So for me, if let's say mag-follow ka ng specific trader, hanap ka ng trader na yung kanyang 3-week win rate is somewhat realistic at mataas, at the same time, yung profits na nakuha niya per trade is above 5 or 10% kahit papano. Kasi para at least kahit papano, alam mo yung trader na yun is hindi niya niloloko yung kanyang trades na pag may gumalaw na 1%, isasarado ko na yun para maganda yung records nila. Huwag tayo sa ganun, guys, kasi yun yung medyo delikado. Usually mga ganun, if let's say nagkaroon talaga ng magandang trade tapos pumalpak sila tapos na-liquidate, baka masisi nyo pa yung trader. Guys, hindi nyo masisisi yung trader kasi pumasok kayo dun sa inyong specific investment na yon. So as much as possible, hanap ko talaga ng magandang or malinis na record. Now, another thing na nilulookout ko dito also is yung kanyang number of trades. Kasi tingnan nyo to, guys, ito isang maganda example. May isa dito na trader na 100% yung kanyang win rate for the past 3 weeks, pero if titingnan mo naman yung kanyang account, lima lang pala yung kanya nagawang trade. So, what are the assurances na maganda yung makukuha mong results within the next few days? So, as much as possible, if you're going to look for a specific trader, hanap kayo, guys, ng trader na talagang marami na yung kanilang trades, tas talaga may historical data na talaga sila na nagsasabi na, oh, for the past 300 trades or for the past 20 trades, nakakapag-profit siya around 5 to 10% at least per trade. Then that's how I would say na maganda yung kanilang trading account. And siguro, one last tip before we wrap up this video is, of course, humanap ka ng trader na yung kanyang followers is medyo madami-dami naman. Let's say around 50 followers. As you can see, may makita ka dito ng mga traders na konti lang yung followers nila. Minsan nga actually mas good find yung mga mas konting followers, pero as much as possible, if pa-follow kayo ng specific trader,
siguro doon kayo doon sa may mas maraming followers na, kasi for sure if mas maraming follower yon, of course doon mas proven at mas tested na talagang mas kikita yung trader na yan. Kasi of course if hindi magaling yung trader na yan, hindi naman siya babalikan ng mga tao. So of course if binabalikan ng mga tao yung specific trader na yan, then it's more likely na magaling yung trader na yun. So yung aking last and final tip for the day is humanap kayo ng trader na maraming talaga bumabalik doon or maraming retention dun sa kanya account, kasi ibig sabihin nun, okay yung kanyang performance at kumikita talaga sila sa tao na yun. In that case, pwede nyo balikan yung trader na yun. Now, as for me, meron ba akong CopyTrade account? Well, yes, meron guys. Meron akong CopyTrade account and it's under the name of Gabs Crypto. So all you have to do is just to type Gabs Crypto and then nalabas yung account ko dito. As you can see, ito yung aking account dito. Nakapag 28 trades pa lang ako dito. Pero as you can see, yung aking win rate for the past 3 weeks is around 52%. So, kahit pa paano maganda naman yung ating performance dito. And for the past 7 days, yung aking followers ay kumita ng around $337. And that is somewhat okay na rin. And as you can see, I win some, I also lose some. As you can see, sa aking recent trades for the past few days, meron akong profit. May isa akong trade na kumita ng around 11%. May isa 25%. May isa to, natalo ako ng 8%, pero may ibang trades na nanalo ako ng 22%, may iba 18%, may talo na 9%. And depende pa rin siya sa mga trades ko. And ayun guys, if you want to follow my copy trade, all you have to do is just to search for my name or for my account, which is Gabs Crypto. And then if titingin nyo okay yung copy trade account ko, then you can actually just click copy. And then once nakapag-copy na yan, kung ano yung trade na gagawin ko within my daily videos, yun yung gagawin kong trade dito sa ating Bybit copy trade account. So as much as possible, if gusto nyo mag-follow dito, follow muna kayo dito guys. Create an account first with my sign-up link na you can find in the description down below. And then mag-cash in na kayo. And then after that, nakapag-cash in na kayo, just transfer your money papunta dito sa ating CopyTrade page. Anyway, yun muna update natin for the time being. If you find this video useful and informative, please give this video a like. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye for now!